Hi guys, good morning. Nandito pa rin tayo sa Bohol and this is our day 4. Nagpre-prepare kami ngayon dahil magtutour kami at titignan natin yung mga happenings and yung mga landmarks dito sa Bohol. Kaya tayo, samahan nyo kami. Let's go! Bohol, by the way, ay isa ito sa pang-sampu sa pinakamalalaking isla sa Pilipinas. We are among the 7,641 islands that comprises the entire Philippine archipelago. So ang Bohol, palibutan din po ito ng 72 islands and islets. Pinakamalaki syempre yung Panglao, kung nasaan po ang airport ngayon, and we are traveling along the coastal road of Panglao going to the mainland. Nasa Panglao tayo ngayon. Opo, Panglao Island. So Panglao Island is composed of two municipalities. The other half nearby the mainland island of Bohol is municipality of Dawis. So Bohol, we have 47 municipalities po. Ganong kadaming mga bayan. Isang city lang po yung kapital ng Bohol, Tagbilaran City. So our language basically Cebuano, although our Boholano dialect is considered a dialect. Blood compact yan, no? Between Sikatuna and Legazpi. Okay. So doon yung Asintibuok, because it's part of the culture sa Bohol, na kasi yung Asintibuok making, sir, dito lang yan sa Bohol ginagawa. Specifically sa bayan namin sa Albuquerque. And you are so lucky na yung tour guide nyo grew up making yung Asintibuok. Yeah, binababad sa tubig, ano? Mm-hmm. Siyempre, maabot ng 3 buwan. Yun yung hinango na, nababad na, na talagang basang-basa na siya. Kasi lulubog yan pag napuno na ng tubig. Tapos, tatagtarin yan ng pahaba. Mm-hmm. Kaya nakasa loob, tinagtan na. Saka itong mga kahoy na to, mga mahuga nito. Ito yung gagawing bonfire, ay, no, sa loob? Bonfire. Okay. Susunugin yan. Gagawa ng malaking sunog. Na galing dito na tinagtad, siya yung itatabon sa bonfire. Mm-mm. Para pag siniga mo na yan, hindi lalabas yung apoy. Ibig sabihin, usok lang yung lalabas para control yung burning hanggang maging abo. Habang sinusunog po yan, sir, sinasabo yan ng tubig. Kaya ang mangyayari, yung abo nun, after 3 days, maalat na maalat. Mm-mm. Naninigas na dahil sobrang alat kasi sabuyan mo ng tubig dagat eh. Pagkatapos naman, yung abo, kukulik mo, lalagay mo sa, yung tawag nila na sagsag ng malaking embudo. Mm-hmm. Tapos bubuhusan mo na naman ng tubig dagat. Kaya yung lalabas sa tubig doon, napakaalat. Maybe 10 times more saltier than the seawater. Uh-huh. Yun na lulutuin doon sa clay pot. Grabe pala yung process ng paggawa ng asin, no? Opo. Tapos itong mga, tawag ito sa amin, palwa. Talwa. Ng nyug. Yun yung sa pagluluto, ginagamit sa pagluluto ng ano? Siga. Bunot. Kailangan maramihan ang supply. Sinabi ko, sir, na bunot na tinadtad ng maninipis. Ayan. Tapos, ito ay ilalagay dito sa ibabaw ng dalawa pa lang. Bonfire ito. Papatong yan dyan, na natabon yung bunot. Saka yan sisigaan. Hanggang sa maging abog. Kaya ito, mausok to pang gano'n. May exhaust. Ayan, may exhaust. Mm. So ito yung sinasabi ko siya, sir. Di, pag naabo na ito lahat, maraming abo, no? Mm. Lalagay dito sa tatlong embudo. Mm. Ayan. Minsan, tumitigas na yung abo, kaya didikdikin naman ng martilyo yun, tapos lagay dyan. Pag napuno na yan, bubuhusan naman ulit ng tubig dagat. Kaya lang sila dito, may water pump na yata galing sa dawit. Ah, diretso na dito. Ito, water pump. Tapos, yung lumalabas dito, napakaalat. Oo. Siyempre, mawawalan siya ng alat habang binubuhusan ng tubig.
Kaya ginagawang stages ito, stage 1, 2, 3. Yung lumalabas dito na medyo hindi na masyadong maalat, ilalagay doon sa pangalawa. Tapos second, yung namang dito, doon kaya maalat na rin pa rin ulit. Kaya lahat ng mga minerals sasama doon sa tugay na maalat. Piruin mo yung alimasag, lagay mo dyan, diretso patay. Oh, sobrang alat. Sobrang alat. Hindi naman kang galaw. Tapos, yan yung mga, ano ma'am, sir, ito na yun. Pots. Oh, ah, dito ilalagay. Opo. Yan, wala nga lang nakasit up. Ito yung nilulugupit. Iniikit yan yung kabilyat. Yung bakal na to. Ipitin yung leeg nung, ano, mga 114 yung isang bats. One time use lang po yan, di ba? Kasi huh? Babasagin siya eh. Oh, pag napuno na yung ano, napuno na yung klipat ng asin, tsaka bubugahan ng na siga, kailangan matuyo siya talaga hanggang bumitak na yung kwit. Malaking factor pala yung apoy, no? Sa paggawa ng asin. Kasi ang basic na no, yung evaporation, i-evaporate mo lang yung tubig para matira yung salt. Ganon yung, ano eh. Ganon din naman sa pagsisiga. Kailangan makukulikta yung salt, sodium chloride, through burning. Kaya mainit siya, kaya nag-evaporate yung tubig, naiiwan yung salt at pumahalo sa abo. Kaya syempre, itong mga ganyan, may mga minerals siya pag nasunog eh. Pumahalo siya yung minerals dyan. Kaya kumahala din yung minerals galing sa klipat. Kaya mataas daw ang mineral content. So ito, maraming tangke doon sa taas. Ay, oo, yan. So, dyan din galing ng tubig galing sa dagat para ibuhos dito habang sinisigaan yan. Yan. Tinturo ng klipat. Oo, oh, iniipit yan. Ayan, ito yung loob. Yan yung asin mismo. Grayish yung kulay. So, isang buo talaga siya, so kailangan i-grate talaga. Pwede itong gamitin. Ay, pambaid naman ng chinchi. Ganang kutsara. Pwede kayo tumikim. Ito, ano yan. Ito yung ibabaw ko sa mahumok, malambot. Wow! Pundo. Kabilin sa albor. Ibig sabihin, heirloom kabilin. May FDA na pala ito. US FDA pa. FDA certified sa kahit yun. Ano yan? Product registration FDA. Ayun pala, may ito yung 600. Pila na yun? 650? 800? 800 ano? Pag nagkakaubusan na kasi, umaabot ng 1,000, 1,500. Siyempre, pag marami ang supply, mura. Ganyan yung buo na kaya. Parang dinosaur egg. Ang ganda. Yung alat niya, sir, talagang may umami taste na pagka manamis-namis na hindi naman masyadong maalat. Kasi tubig. Siguro dahil tubig dagat saka yung mga minerals na galing sa abo, halo-halong klase ng mga kahoy. Ito, gani ang sagat sa mga smoke na alin. Oo. Oh. Yan. Yeah. Ilalim na ba siya? Oo. Tikman natin. Tihaya ito habang linuluto eh. Nakaipit ng bakal. Ayun. Ayun. Kita mo lang. Hmm. Yan po yung ibabaw. Oo. Kasi yung lasa nga eh. Ang sarap niya sa lugaw. Ganang mo sa lugaw. So ang tawag sa asin na ito? Asin tibuok. Buuin nyo para makuha itong pino na asin na ito. Ngayon, dadaan dyan. Sunog. Takes 5 months to. 5 months? So, Ampol, we become a separate province from Cebu. Kasi yung Region 7 ngayon, yung apat na bayan, is one province during the time of Spanish colonization. Mm-hmm. In 1854, we become a separate province. Kaya in 1855, 1 year later, pinayagan ng hari ng Espanya sa si King Alfonso XII na magpatayo ng sarili nating capital building, the seat of the governor.
kaya panahon ni Governor Botalin yun. Sa lumang lugar, tapos may ninja, may ninja, may ninja dun. Oh,
favorite artist ko, Pedro Angko. Meron kaming artwork niya sa bahay. Naka-display. Support local artists. Ang ganda na itong ano. Brain. Hub. Ah, si Benvitor? Pag nawalaan niya yung Delaritz. Gano'n po katagal bago po kayo makatapos ng ganito? Ganyan, mga 2 days. Sir Pedro. So, ito sir, may ang latest sculpture ko inspired sa Sabrine Corals. Ooh. Gawa siya sa Ocean Pound ang ginagawa ko sa dagat. So, may na-compose akong shirt. Poem, short story, and original concept behind this artwork. Mm-hmm. Ang title, Millennium Nabuto Baog. Bilang isang visual artist, may pangarap din ako. Isang lugar para sa home of the aged and disabled person, may mag-alaga sa kanila, napalibutan sila ng organic farming, tapos may nagluto-luto kung gamit gas pagluto from biogas or biomass for educational purposes. Then napalibutan naman sila ng ibang klase ng laruan para sa mga bata, libre, bao, Millennium Nabuto. Tapos gagawa ako ng brainstorming hub. Ang purpose ng brainstorming hub, para maganda ang upbringing ng mga bata. Mind exercise, ang subject, basura. Sa preschool level, elementary, or high school. So ang brainstorming hub, gawa sa basura, ang upcycle material. Then sa loob din ng brainstorming hub, gagawa ako ng mga artworks, an art installation promoting organic agriculture, an aerobic digestion system for poultry, an organic material. Waste is precious, waste is a raw material. And material science, walang basura, mag-e-end up sa landfill. Bow. Ito din ang isa din paborito kong artwork. Ito. Ang title dito, Faith is Greater Than Imagination. Original kong one-liner yan. Pangalan Pedro Angko. Ang subject, buoyant force and pressure beneath the ocean are sources of sustainable clean energy. Tapos ito, advanced technology in the future. AI ito, ang babae, hinila yung cart, ang kadabaw. Kagabaw. Baliktad. O, baliktad sila. Lahat ng building natin, bahay, may artificial intelligence in the future. Ang ganda ng mga gawa nyo. Yan yung mga gawa nyo, mga galing sa ocean na diba? Ito, mga finished product na siya. Dagyan na lang ng matting at saka glass. Ito, title, Paradise. Lagyan ng matting, din glass. Ito, Save the Corals. Lagyan niya. Dito, binibinta kong tag 1515. Tapos na, magkikita ka dito sa Bee Farm. Oo. Bee Farm. Salamat ako sa may-ari ng Bohol Farm. Inoper niyang space delivery. Ito, dito galing, upcycled. Ship rope, flip-flops, fish net, saka garbage. Ito, mga basura to, no? Basura siya. Lahat. So, pumupunta kayo sa dagat. Dagat. Para mangulekta ng mga basura. Oo. Yung binibili natin yung oras ng effort. Kasi dito, katulad dito, ng dagat, iwas ko yan. Lahat na mga HDPV. Madami yung ganyan sa dito, magawa ko ng galion. Ikaw to, Sir Pedro, yung sa picture. Oo. Guys, tingnan to. Collapsible star. Sige, pakita mo nga, kuya. Parol na collapsible. Boom. Galing. Pwede lagyan ng may ilaw. May ilaw sa loob. Tapos pwede na itago afterwards. Galing. Galing niya na. Pwede pang palitan yung balat, no? Ipatahi sa inyo. Pwede rin. Ibat-ibang kulay. Meron ibat-ibang kulay. At saka ibat-ibang material. Kung yung pangbarong, pepinyana, pwede. Oo, pwede. Meron yung raffia, pwede. Ang galing. Arts and crafts. Asagado na. Asagado na. Ah, ito yung mga gawa. Pwede rin. Pwede. O, may gawa niya. Oo. Tapos, yung master na ba? Na tagagawa. Ito, price mo. Hello, ang ganda!
Ang ganda nung Pilipiniana. Dito ay yung front end din. Sana sa mikot ko sa picture ni Corina Sanchez. Ah, talaga po? Sana. Okay, pika sa album. May friends naman siya nga, Luis. Sa bagong building at scenic. Okay. Sige ate, charcoal. Dapat sa nangyong nangyong. Wow. Charcoal black. Mm. Saan ito gawa? Sa charcoal? Bamboo charcoal talaga. Bamboo charcoal? Dati yung nag-insubo ako ang nabibili niya. Thank you po. Thank you. Yung cone saan ito? May cone kasama sir. Kasama ba? Bakit iba yung lasa? Hmm. Kaya. Parang chips may talaga. May rum coke kasi hindi available. Thank you. Thank you ate. Masarap. Sir, salamat sa pag-tour sa amin. Saan ka ba namin mahahanap? Ayan o. Yan. Sa Facebook lang. Jonathan. Ungab. Ungab. Yan. Si Sir Jonathan na nag-tour sa amin ngayon buong araw. Thank you, sir. Saya, sana bumalik pa kayo. Yan. Bukod sa marami kami napuntahan, eh, marami rin kami natutunan sa mga sinabi niyang mga facts tungkol sa mga lugar. Yan. Maraming salamat, Sir Jonathan. Bye-bye. I hope you enjoy the rest of your stay. Yes. Thank you. Thank you.